Sa panahon ngayon, uso pa nga ba ang pamumupo? Opo. Kasi po, ito po yung way na parang paggalang po sa mga nakakatanda. Nagpapakita ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Eh, ang pagmamano sa nakatatanda? Nagmamano po. Nag-show po ng ating paggalang. Hindi lang po respeto ang maipapamigay natin sa mga nakakatanda, kundi pagmamahal din po at pagpapahalaga po sa kanila. Pero ang ilan, hindi na raw itong nakagawian. Kikis na lang po. Parang yun na po kasi yung nakagawian namin, tsaka masanay na rin po si Mami doon. Obserbasyon na nakausap na guro ng GMA News. Yung mga bata po kasi dati, marunong gumamit ng po at opo. Binabati yung mga teachers kapag nakikita. Pero ngayon kasi dinadaan-daanan na lang ang mga teachers. So wala na yung dating respeto. Balang na rin sila kapag sumagot. Itong araw ang dahilan kung bakit nais ng Department of Education na lalo pang bigyang atensyon ang pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa basic education ng mga estudyante. Mga estudyante natin ay kailangang hubugin hindi lang dun sa kanilang academic competency. Kasama dapat yung personal values at na lumaki na may tamang pag-uugali. Nakapaloob nga raw sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ang values o tamang asal gaya ng pagpapahalaga sa sarili, sa pamilya, sa komunidad, sa bayan at pati sa Diyos mula kinder hanggang grade 12. At ang national identity at nationalism sa araling panlipunan. Yun nga lang, kung dati kontrolado lang ng magulang at guro ang pagtuturo sa mga bata, ngayon napakarami na raw ibang bagay na nakaka-impluwensya sa kabataan na nakaka-apekto rin sa kaniyang asal, gaya ng internet at iba't ibang gadget. Dahil dito, kuminsan nawawala na rin ang respeto, pag-intindi, pagpaparaya at pagtsatsaga. In a technological society kasi, sometimes what is being sacrificed over quality is speed. Kasi siyempre, you're living in a fast-paced world. Yung taga-attention span, yung kanyang sense of taking things slowly is being influenced by the fast-paced generation. Ika nga sa isang kasabihan, ang magandang asal ay kaba ng yaman. Kaya't magbago man ang panahon, ang pagpapahalaga at pagsunod sa tamang asal, kailanman ay hindi naluluma at lalong hindi dapat kinakalimutan. Kaya para mas matugunan ang mga panibagong hamon sa pagtuturo, sabi ng DepEd, yun ang kailangang i-enrich ng isang teacher. Kung ang teacher ay hindi sensitibo sa nangyayari sa kapaligiran niya, malamang ay hindi akma o hindi epektibo yung maging pagtuturo niya. Mariz Umali, GMA News.